kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Better Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renaline May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rogel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Polleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Samiria Luyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. RC Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Alright, sa magandang umaga po, ano, dito po sa probinsya ng Sorsogon, of course, dito mismo sa siyudad ng Sorsogon, kung saan nandito po ang Bicol TV Sorsogon. Live na live nyo pong napapanood at napapakinggan sa ano din ha, mapapanood nyo rin po kami live sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lang po ang Bicol TV Sorsogon. And of course, good morning po sa lahat ng ating taga-subaybay, taga-suporta ng ating programang Kasama Mo si Jojo. Ano, sa noong nakaraan Lunes, ano, naging usapin po natin dito ang tungkol sa mga reklamo ng ating mga kababayan, ano, particularmente sa usapin ng mga ayuda system. And of course, ano, nandun din yan at napag-usapan din natin, no? At ang mga katanungan na nababasa natin sa social media regarding, ano, sa planong pagbiyahe ng ating mga public servant dyan po sa city, ano, going to Thailand if I'm not mistaken, ano, but for sure, kung ako po ay nagkakamali, paki-correct na lang po ninyo ako, ano, kasi yan lang naman po ang ating nababasa sa social media sa apat na sulok, dito po sa siyudad ng Sorsogon. Ano, kung saan daw, ano, gamitin ko na lang po ang word na daw, ano, kasi hindi pa naman po natin nakakausap ang ilan na prominenteng tao, prominenteng personnel na dapat na sila po ang nagpapaliwanag, ano, kung may katotohanan ba o wala. Kasi yung mga nagsisirculate po na mga issue sa ngayon is mga halos pagbatikos na lang ang nababasa natin. Although, ano, ang oras po sa mga sandaling ito is alas 7:13 na po ng umaga sa buong Pilipinas, ha? Petsa sa is, ha, ng buwan ng Oktubre ng kasalukuyang taon, ano, dito lamang po 'yan, ha, sa ating ano, ang ating mga kasamahan dito sa Bicol TV Sorsogon, si Papa Harold, si Papa Clark, ano, ang kulot pero malupit, ha, at siyempre ang buhay na tikbalang ng uban, ano, si Papa Joey, ha, si Kagawad Joey Nalpe, ha. Good morning. At dyan po pala sa Uban Sorsogon, ano? Kay May Tes Pragata, ang nagbabalik na public servant sa munisipyo ng Uban bilang konsihala sa paparating po na eleksyon. And of course kay Kagawad Ray Guab, na kapatid naman po ni former mayor at ngayon ay si City Aspirant Municipal Councilor May Tes Pragata. Ano, good morning po sa inyo dyan. Kay Cap Botox Polleros, good morning. Mayoralty candidate, dyan po naman sa munisipyo ng Uban. And of course, kay incumbent mayor, Gloria Alindugan. Good morning po sa inyo. At sa ating mga kasamahan, ano, sa media, and of course, kay Sir Boris Maranyo. Ano, morning pa ni, pahingalo tamay trangkaso. Uy, get person pa rin, ano?
mag-ano na kayong medisina, no? Mag-take na sin mga bulong ko para ati siya pano maano ang tulos ang hilang na yan. Ha? Mapagalon, may mga sakit. Ano? Sabi ko nga, di, bako lang kulog sa lawas ang nagkakasakit, kundi kulog pa, pati sa laog kang bulsa. Lalong-lalo na po ang mga kairbanan nato na sobrang mantabi ang tiyos, ano? Sa pagbuhay, digdi po sa probinsya as in sa siyudad kan Sorsogon. And of course, good morning, ano? Good morning po sa provincial, Sorsogon Provincial Hospital, no? Na sana, no, sa mga nagdadyan na mga pasyente iguatabi nin mga bulong na naitatao. Ta bako na lamang po permi kita nakabasa sa social media na ang Provincial Hospital daa dai perming bulong, ano? Nasa magarbo kita ng mga aktibidad, pero ang problema pagabot sa medical attention and of course diyan po sa provincial nagkukulang. So dapat matahuban, ano, san serbisyo na maray ang magarbo na pigigibo nato ng mga aktibidad digdi po sa siyudad kan Sorsogon, Siringman sa Bilog na probinsya kan Sorsogon. And good morning also, no, sa satuyang City Mayor Esther Hamor kay Vice Mayor Eric Juneda na naka-onlive kasu hapon, no, nag-presiding officer po diyan po sa city sa ginibong session kasu hapon is si Councilor Yadina PJ Rabanilla. Good morning tabi sir, ano, matibay na ni si Sir PJ magano mag-preside bilang presiding officer kasu hapon. Garo ano na eh, garo makatotohanan na maabot ang panahon, maabot ang aldaw na ang sarong PJ Rabanilla, na ang sarong Councilor PJ Rabanilla ay yun natabi ang masunod na City Vice Mayor. kaya magayon ang naging urulay ni Dagaso hapon. Although nga, sabi ko nga ni kabo sa mga katanin ko, mga kairbanan ko na bidya, natanda, wara kita na anuhan na session digdi sa city na dili po na pag-uurlayan ang tungkol sa mga cockfighting o mga burulang naan. Pag ano, pagwaraan ng restoryan kan burulang talaga, ha? Pagwaraan ng restoryan san burulang, dili na kukumpleto ang session sa city. Kaya kapaparol do. Kung gusto mo makabati, mabalita kung saan may mga burulang, magdumang ka sa city every Wednesday, every Tuesday. Mahiling mo, mababati mo kung saan ang may mga burulang na pipaagi pa sa city session. Tanganing mataganin permit, no? So mga gusto magpabulang, magtuman na sa city, magpadara na kisurat sa mga official ta. Lalo na sa may mga kapots at mga tarog kaya ng mga kumitiba ang mga pasugal. Kaya minsan mapapulo ka na lang eh. Warang session na dahil pinag-uurulayan ang burulang. Talaga, Diyos ko Lord. Sa satuyang barangay captain dyan po sa barangay Pamurehan, good morning kay Cap Arlis Sanaban, Siringman sa gabos ng mga kagawad kan barangay Pamurehan. Good morning po sa Indo Gabos dyan, sa satuyang mga igmangod, mga amigo, mga amiga, no, mga parientes dyan sa barangay Pamurehan. Diyos Marinaga po sa Indo Gabos. At ano na yun ang mga sorbi na nagruluwas-luwas ng unyan, ano, sa mga lokal, digdi po sa satuya, sa probinsya, kan Sorsogonoy. Ulitong kutabi, ano, nagluwas ng mga survey sa mga nakaagi na simana. Unahon tayo na munisipyo kan Erusin, ano, sa buntok kan Erusin. Ta medyo makontrobersyal, ano, na ralabanan ini unyan dyan sa buntok kan Erusin, ano. Kay Mayor Pido Cielo ng unyan tabi, madalagan tabi bilang Vice Mayor, no? Bilang running mate po. Kantugang naman po kan satuyang mahal na Gobernador Edwin Buboy Hamor na si Dr. Grace Yu, no? Siringman ang kalaban kay ni, so nagbabalik na mayor kan Bungto kan Huban, kan Erose na si Doc Eddie Durutan. No, Siringman, ang dating board member man po kan Segundo Distrito, si board member RC Glipo Saro man po sa nag-aaspirante bilang magiging susunod na mayor kan Buntukan Erusin, at syempre, ano, sa survey na ginibo diyan, nangingenot sa survey tabi, ano, ang pangaran ni former mayor Doc Eddie Durutan. Ayan tabi, ano,
So, paano na ini? Ano ang magiging sitwasyon kay ni sa administrasyon ka probinsya kan Sorsogon? At ikaduwa tabi ano sa nagluwas na survey diyan po sa Buntukan Irusin ano bilang mayor ano kung walang iba kundi si former board member kan segundo distrito na si Ma'am RC Glipo. Iyo tabi ang ikaduwa na napupusuan kan mga Irusanon na bubutuhan sa papaaboton na eleksyon. Ano ang istorya nga ni sa likod kay ni ang survey. Kung ngunyan gigibon tabi ang eleksyon si Sai, ang sa indong napupusuan na butuhan. Ang primero tabi si Doc Eddie Durutan, panduwa po si board member former board member 2nd District RC Glipo. At ang pangatlo tabi sa survey na nagluwas, kundi ang tugang po kan sa tuyang mahal na gobernador, ano, na si Doctora Grace Yu. Iyo tabi so pagkasunod-sunod kan survey na nahiling ta na pinagkandak po diyan sa Buntukan Irusin. Sa pagka vice mayor naman tabi, ano, nangingino syempre si Mayor Pedro Cielo bilang vice mayor. Pero haran nilang ang agwat kay ini sa survey na ginibo duman sa dati niyang nakalaban na si Sir Neil. Ano ba apelyido kasi ni Sir Neil na Galicia whatsoever ano ba sa si Sir Neil ang sudati dati ni na nakalaban na pigsasabi diyan sa Buntukan Irusin na parating daw vendor o tricycle driver lang kuno ini. Ano sabi nga ini da dai tabi pag irurismulon sa mga pigtataram na daing kapasidad na manilbihan sa mga munisipyo o city. And of course, no, good morning kay Efren Mendez, na nanonood sa tuya, kan sa tuya live, digdi po sa Bicol TV Sorsogon sa programang kasama mo si Jojo. Sa kuyang esposa diyan po sa Barangay Sampaloc, ano, kay Miss Maylin Haranilla Lascano, belated happy birthday, mahal. And of course, sa kuyang mga kapamilya diyan sa Talisay, no, kay sa kuyang brother na nag-birthday man sa nakaagi na Pizza Dos ka Nobyembre, ano, belated happy birthday kay Manoy Ayi, ha? Sa Saruko Maman Natugang, kay Manoy Arli, kay Jomel, ano, kay Manoy Jun, ha? Si Sepa Baya, medyo nagkukulang na kaming magturugang ta nabawasan na kami kisaro, no? Pero sabi ka nga ni, ano, ang pamilya is pamilya no matter what. The deep at so deep ang mga pilas na nangyayari pag-abot sa mga panahon na kay puhan ang kado saro pamilya mang giraray ang nadadalagaan na. So mga tugang ano ang topic tangon niyan ano para lamang po sa kagustuhan kan iba na madangog ang sa kuyang opinion ta ako da sa nakaagi na election duminalagan pero dai po kita sinerte ano an manungod na naman po ano ang masasabi niyo sa iminomong kahit tabi ni re-election senator re-electionista senador Amy Marcos sa panginginot na ini na ipanukala na naman ang Noel o no election sa mga SK and barangay election sa masunod na taon. Ano tabi ang sa indong magiging opinion regarding dyan? Ano? Tagaro medyo ang mga pinagsasabi ko sa mga nakaagi na bulan. Ano? Pag nag-election, lalong-lalong na po, kaya entra ang mga kongresista, kaya entra ang mga senador, senadora. O yan tabi ang pinag-iristoryahan sa Senado o sa Kamaraman. Ang siyempre, ang kapakinabangan ninda, bako ang kapakinabangan kan sambayan ng Pilipino, kundi for the welfare, for their self-interest, bako for the welfare of the Filipino people. Ha? Tama ako, no, kada election na lang, na-involta ang mga pangaran kaini, ang inaatupag kaini, ang pakiaraman, ang sistema sa mga barangay. Ang pakiaraman, ang sistema kung paano kita mag-iliher nin mga barangay official sa manlain-lain na mga syudad, sa mga manlain-lain na mga probinsya, sa Laogkayan, ang mga barangay. Oh, so ano tabi ang sendong magiging komento na naman sa Araw Kayan, lalong-lalo na po
ha, sa mga nakatukaw ta na mga barangay opisyal at sa mga nangangarap na magiging barangay opisyal sang kada barangay manira. Oh, ano tabi ang masasabi nindo kay ni na panukala na naman ini kan senador, ha, Amy Marcos. Nawawara, so ano ta ha? Oh. So, soundtrack ta. Ayan. Kaya minsan, minsan ano, baka, ano baga na, pagparaisipon na lang sana na kada eleksyon na maabot. So, sa, so mga interest kayo ni, na mga politiko na ini, ano yung pag-iirisip? Bako na, ano si, si Kagawa Joey Inalpe, ano, kang Ruban, ha, sa Sindang Barangay, eh yun ay ang napipisil na masunod na barangay kapitan, ha, dun sa may Ruban. Anong barangay Katanagan, ano? Sa barangay Katanagan kan Ruban, eh yun na ang naging usap-usapan na magiging barangay kapitan sa Sindang Barangay. Tapos mauun siya, pa, my goodness. Maski ako nga ni, ano, maski harayo na tabi sa kaisipan ta ang politika, ano, kaya sabi ko nga ni, pahingalong muna, napapaisip mang giraray, ano, ta, nahiling-hiling tamang baga sitwasyon. Ha? Pero, once and for all, ano, pagkatapos ng barangay eleksyon, back to work kita, back to basic, ika nga, back to normal life. Ha? Kung ano ang nakagawian ta, di dumansa na kita. Magkomento lamang po kamo sa kasamuyang comment box ano sa section, ha. Tanganing mabasa tabi kung ano ang sendong mga reaksyon, ang sendong mga opinion, ang sendong mga komentaryo manungod sa panukala tabi ni re-electionistang senador Amy Marcos. Kung kamo tabi naruruyag, nasa sa iyo yan. Pero sabi ko nga ni, ano ang dahilan? Sisay tabi ang mas may dakol na kapakinabangan sa gigibuhon tabi na irestoryahan na ini manungod sa pagkansila na naman ano pag-extend na naman sa giraray kan barangay and SK election. Oh, bago yan, ano? May babasahin ko na kita ng mga balita digdi, ano? At narito po ang ulo ng ating mga balita sa mga oras na ini. Chief of Staff ni Vice President Sara sumibat na pa US. Wala na lugod so pigbabarita ko. Sukat sa mga hero ni na ano ta tumakas na sa bansa ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa bisperas mismo na pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quadcom sa hindi wastong paggamit ng 612.5 million confidential funds na umaabot sa 612.5 na alokasyon ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa impormasyon na kalap ng House Committee on Good Governance and Public Accountability o ang Blue Ribbon Committee ng Kamara na batid na si OBP Undersecretary Zulaika Lopez ay bumiyahe patungong Estados Unidos noong Lunes ng gabi. Ayan, tarakasan porsyon na ini. Si Lopez ay isa sa pitong OBP official na sinumpina ng Committee kaugnay ng Umanere Regulador sa paggamit ng 500 milyon na confidential intelligence funds ng Office of the Vice President sa taong 2022 at 2023. Naharap sa contempt si Lopez at anim pang opisyal ng Office of the Vice President. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, chairman ng committee, si Lopez ay dumaan sa immigration counter sa NAIA Terminal Terminal 1 alas 7:31 ng banggi noong Lunes na sumakay ng Philippine Airlines Flight PR-102 patungong Los Angeles, California dakong alas 10:25 ng gabi.
Una nang iniling ni Chua sa Department of Justice na ilagay si Lopez at anim pang OBP officials sa lookout bulletin kaugnay ng posibilidad na magsitakas ang mga ito sa bansa. Nitong Martes ay inisnab ng nalalabi pang opisya ng Office of the Vice President ang pagpapatuloy ng pagdinig ng panel ni Chua na binalaan ng mga itong maharap sa contempt kapag hindi dumalo sa pagdinig. Kabilang sa anim pang opisyal ay sina Assistant Chief of Staff and BID sina Wards Committee Chairman Limuel Ortonio, Administrative and Financial Services Director Rosalind Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villadilre at dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Pajarda, gayon din si dating DepEd Isdio Edward Pajarda. Samantala, inisyuhan din ng subpoena ang dalawa pang OVP officials na sina si Budget Division Chief Edeline Rabago at Chief Administrative Officer Kevin Jerome Tenedo. Ayan na. Amotabi ng piguro layan, ano, ang manungod po sa confidential funds na dili po maipaliwanag sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Ini po ang pondo na dapat puta para sa pag-alukar, ano, lalong-lalo na po sa Department of Education, ano, na pigtuturo nga ni, na pigsasabi kan mga membro sang Quadcom na nag-iimbestiga kaini na mali ang paggamit dahil man lang maaraman kung sain pinaduman ang nasabing kantidad. Hoy, good morning kay Kagawad Dante Jata, no? Live na live kita ngayon na hiling. Sabi ni niya, saro sa naging komento po ng Kagawad, ano? Si Ringman, saro man po sa nangangarap. Dili ta sabi yun na daing pangarap, kundi nangangarap, ano? Na magpadagos ang pagservis sa barangay. Sabi ni Kagawad Dante Jata, Diyos mayo tabi, tama na ang 3 years. Halabaw na ang 6 years. Lalong uragan ang tabo. Sa'yo mo tabi, Kagawad Dante Jata, ano? Iuragan man sana sa mga tao na nakapalibot sa sarong barangay. Kung ansendang mga barangay opisyal, naghahalat lang sana kansendang mga sweldo o honorarium. Pakaking-kaking na sana pagyaon sa mga barangay hall. Dahil man gigigibo. Dahil man lang proyekto. Pag may mga nagkakarada man sana ng mga nagnanaunin mga bagay o mga ayuda, iyo ang naprontera para tanganing sabihin na sindatabi kaintra sa mga nagtatao ng serbisyo. Iyo bagan usungon yan, nakisawsaw na sana. Sabihon lang na busy sinda sa mananaunin mga ayuda pero bako man sa inda yan. Nauuyang man talaga sa mga kababayan tas na yaon sa Laukan Barangay. No? Lalong-lalo na ang mga barangay opisyal dahil man labot sa inda. No? Lalo na hindi na nakaagi na bagyo. dili na hali niya no, na portion ka nakaaging bagyo. Ta minsan baga, iyo ang nagiging panalmingan ta kung paano ka mo asikasuhukan sa inyong mga barangay opisyal sa Laukan Barangay na pinagsiservihan ninda. Kaya minsan, isipon namin ninda makapirang beses ano, sa mga masunod na election. Excuse me. Ano? Na ang pagiging kapitan, ang pagiging kagawad sa sarong barangay, eh bako yan dapat ikataas kan ulo, ano? Na maglakaw ka na nakataas ang ulo. Ikatabi na naglaog bilang mga public servant, bako dapat na ipagmayabang ang posisyon. Kay iyan tabi ay sarong obligasyon na nilaog mo. Kumbaga sa empleyado, nag-apply ka, tinawang ka kan sa mga bossing, nin pagkakataon na magtrabaho, ipahiling mo ang trabaho na maray.
ta kadakulan ngon yan, ano, bako kuman piglarabos. Kapag nakatukaw na bilang kapitan, bilang mga kagawad, bilang mga julalay ni kapitan, na iyon na ang nagiging kapitan man sa huna, nida, mga haragta aso na ang lupad. Sinda na ang gusto pagserbihan. Bako sinda ang magserbi. Sinda ang dapat na pagparespetuhon maski sa langgawi na na nangyayari. Kay hali naman po kay Riverheads, ano? Good morning. Shoutout po, sana mabigyan na kami ng abstract para kahit sa munisipyo namin makahingi man lang kami kahit konting tulong. Shoutout Dr. Tan ng Metro Health Hospital. Oh, tabi, nananawagan tabi diyan sa Metro Health Hospital, no? Nang nananawagan tabi si Riverheads. No, nataiyan. Bakong private yan, ano, Metro Health. Ha? Natadaing doktor na nagtataonin mga abstract. Ha? Dapat baga pag naghagad ang sayo mong pasyente, ninarog kaya na pangaipuhan, dapat baga automatic pigtatawan. Takaipuhan niyan, tamahagad niyang kitabang. No, paano kung dahil mo tawaan yan? Di, mapulugus-pugus naman yan yung panghagad kung sa'yo. Kung, lalo na kung tiyos man. Ha? O, dyan pa man din sa'yo, lumahalunon dyan. O. Kaya nga na baga, may mga, although may mga ano yan, may mga fundings, ang mga official ta, lalong-lalo na po ang mga yaon sa kamara, ano, may mga pigawalat ng mga pondo na pwedeng gamitong kasatoy yung mga kababayan through MAEF, ha? Ah, MAEP, ano? Ang tawag dyan eh. Ah, anigwa kaya si Chacon, si Metro Health, si GSAC, si CPN eh. Andig di sa may pangpangang, asaro na hospital dyan. Ah, Sordok, iyo tabi may mga MAEP. Oh. So, tawang tabi nato ni ano, mga pasyente ta na naghahagad ng mga requirements na gagamito nila. Ah, and good morning man tabi kay Manay Rose Orchids dyan po sa Houston, Texas, ano? Diyos Marinaga po. Ang sabi din ni Manay Rose, good morning Brother Jojo, Brad Sao, Sister Kaki Brad, Angel Anoras at Bicol TV Sorsogon. Mabuhay po kayo lahat ng Sorsoganons watching from Austin, Texas. Isu sa rayo una talaga. Rayo una! Ha? Ang napapaduman ng Bicol TV. Ha? Pag una ko, hindi lang yun sa Talisay. Yan ang pupalan sa Houston, Texas, USA na ini. United States of America. Ayan. Eh, kamusta ang election dyan sa Amerika pala? Ano? Kamusta? Si Sinanggana. And of course, kay Madam Richie. Ha? Madam Rich, dyan po sa Castilla, sa 9 Authored. No? Good morning. And sa gabos po na tropa nato dyan. Good morning. Kamusta ang sitwasyones nato? Digdi po sa palibot. Kan sa tuyang syudad, sa palibot. Bilog mismo, kan probinsya, kan Sorsogon. Dapat alisin na lang ang barangay, direkta na lang pulis dito sa Amerika, wala man barangay, direkta pulis, at dapat ang lie detector i-approve na. Ah, so, medyo alangan eh, nasimbag ni Manay Rose, ano? So, but again, ano? Open man po kita sa mga comment and suggestion, ano? Kung negative ang reaction niyo, eh, babasahon tamang giraray. Kung positive ang reaction nindo, basahon ta. Lalong-lalo na po kung nasa but nga kita, ano, ang reaction as in komento na to, mas marayon. Uy, sa, dyan po sa Bulusan, ano, good morning kay Mayor Mike Guisay. Kuhali kami dyan kasuhapon na Mayor, nasa Manila ka po pala, ano, na pigderas o earn po ni former ani late board member ano ni Yumaong Bukal Pai Juan Guisay ko duman sa Marikina. Marikina o sa iba yung pagkasabi kay ni Vice Tragasa somewhere in basta sa Manila tabi pigderas o earn po ni Bukal Guisay ko kan sa inyong pamilya.
Anyway, ano sa mga katugangan nato, ano? Digdi po sa palibot kay siyudad kay Sorsogon. Good morning sa Sorsogon Public Market, ano? Sa mga nagdadagog diyan, mas makusugunan na nito diyan sa public market, ano, Papa Harold? Na minsan naaagihan ko diyan, namabati ko na dadagog ko si nagihiriling sa programa ni Bossing Sauro. Sa issue ora mismo. Lalo na kasuwapon ang bisita si Chumaning Julata. Good morning tabi kay Vice Mayoralty Candidate Maning Julata kan Distrito Kanbakon. Good morning. Magayunon sa naging topic as in sa issue na pigurulayan in da kasuwapon ni Bossing Sauro. Sana na-catch up kan sa uto yung mga listeners and watchers ano, didi po sa Bicol TV Sorsogon. Ayan. So again ano, bago kita magpadago sa sutuyang pinag-urulayan ano, wala tong kugiraray, so issue na dapat natong talakayin ngunyan. Ano po ang magiging reaction o komento niyo regarding po sa panukala po ni re-electionist Senator Amy Marcos na kansila ho na naman giraray ang papabuton na SKN Barangay Elections this coming 2025. Kamutabi na nasa laylayan ng ating banwaan, laylayan ng ating mga komunidad, no? Ano po ang sendong masasabi o reaksyon regarding sa bagay nini? Mabalik po kinagraray, makalipas lamang po ang pirang paghahanap buhay. Kaganapan, mga pangyayari, samutsaring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort open its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Borok 5, Barangay Road, Balongor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay,
Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Allegra Street, Barangay Burabod, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-554-9864. Pangyayari. Samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Alright, nagbabalik po kita guys sa programang Kasama Mo si Jojo Live. Dalay po kita napapanood dito po sa Bicol TV Sorsogon. And of course, gumaray na maray na umaga, ano? Na adlaw, ano pa yan, na morning kay Miss Japs Prado Calios kan ako Bicol Partylist. Sini si Madam Japs, ano? Grabe ang kabisihan kayo na tao. Halos paro aldaw na ini yaon sa luwasan na naunin mga ayuda, ano, maparelief goods man yan, ha, mga medical assistance, senior citizens payout, sang basta ako biko lang pinag-uurlayan, mababati mo tabi o angyaram tabi ni Miss Japs na iyo tabi ang punong abala sa manlain-lain na klase kan mga payout kan ako Bicol. Anyway, pasadahan tayo na balita. Nakuata, halip po sa satuyang amigo. Ano? I-creditabi nato ng balitang ini kay amigong Bernard Pancho ka Sorsogon Info News. Tatlong libo, 500 na estudyante mula sa Sorsogon makakatanggap ng educational assistance mula sa Ako Bicol Party List. Nagsimula na ipamahagi ang educational assistance para sa first semester mula sa Ako Bicol Party List at Department of Social Welfare and Development para sa mga estudyante mula sa lalawigan ng Sorsogon.
Ayon kay Ms. Japs Carlos, coordinator ng nasabing party list, 3,500 ang nagpalista na estudyante sa kanilang mga tanggapan kung saan makakatanggap ang mga ito ng tumataginting na 10,000 piso para sa kolehiyo at 5,000 piso naman para sa senior high school. Ayon pa kay Ms. Japs, dalawang beses kada taon sila nagbibigay ng educational assistance, first semester at second semester ng kada school year. Dagdag pa nito, mula noon hindi huminto ang Ako Bicol Partido sa pagtulong sa mga estudyante maging sa iba pang mga sektor. Nagsimula nitong Lunes ang nasabing payout para sa 1st District at nakatakda naman sa sunod na linggo para sa 2nd District ng Sorsogon na gaganapin naman sa Inak Erosin. Ang nasabing mga estudyante para sa educational assistance ay mga nagpalista sa kanilang opisina at municipal coordinator sa loob ng probinsya kung saan first come first serve basis. Nagpadala din si Ms. Japp sa mga estudyante na ang kanilang matatanggap na pera ay dapat walang bawas. Speaking of walang bawas, medyo nahihiwagaan ako dito sa walang bawas. Ipagbigay alam agad sa kanilang opisina kung sakaling may ganitong insidente. Yun naman pala. May mga nag-focus-focus. May nananamantala na mga coordinator, binabawasan. Ayon sa ating impormasyon, totoo naman talagang nangyayari. Laking pasasalamat naman ng mga estudyante maging ang mga magulang sa nasabing asistensya. Samantala, sa mga estudyanteng gusto mag-avail, hintayin lamang ang kanilang anunsyo o makipag-ugnayan sa kanilang opisina. At ang balitang yan ay atin po sa inyo ni Bernard Pancho. Well, congratulations sa lahat ng nakatanggap ng ayuda mula sa educational assistance mula sa Ako Bicol Party List. Sabi ni Clark, sana all. Kung ako sa imo, Clark, magbisa ka na. Magbalik loob ka na. And speaking of Ako Bicol Party List, good morning, good morning, good morning! Sa provincial chairman ko, provincial coordinator ka na Ako Bicol Party List, kang provincial kang Sorsogon. Diyan po sa munisipyo kang Kastilya, ang progresibong Kastilya, Mayor Bong Mendoza. Sabi nga ni isa sa Kastilya, sa dati sana. Ruya Guno nini si Papa Clark na si Bossing Sauro kay ni. Ha? Kaya sa mga daitabi, nagbabalik loob. Magbalik loob na. Bossing Sauro. Sabi-tabi ni Malay Rose Orchid sa sayang komento, sabi mo Brad Jojo, ang ibang mga nakaupo sa barangay dapat kay binigyan sila trabaho, ipakita nila ang trabaho, hindi yung magyabang. Kaya ang sagot ko naman, dapat alisin na lang ang barangay. Dapat alisin na lang. Ang barangay police na lang, katulad dito sa Amerika, police constable or constabulary sheriff, ganyan dito sa state, at meron dito lie detector, hindi lang yung mapaniwala ng kahit na pagbintangan lang dyan dito sa state, ginamita ng light. Iba-iba po kasi ang estado ng ating mga panggugobyerno, madam, kaya ganyan po yan. Kung madadala po natin ang panggugobyerno po ng states dito po sa probinsya, sa Pilipinas, dakulong tabi ang magdidiwal-diwal na mga politiko, lalo-lalo na yung mga walang aram, kundi gamiton ang mga barangay official para sa kanilang sasayindang mga sadiring interes pag nag-abot po ang mga eleksyon. Sabi pa niya, dapat gayahin ang government na Pinas ang katulad dito sa Amerika, ang mayroon lang bayad ang pag-aaral ay ang college, walang bayad ang mula peer K to senior high school, libre sa Amerika. Magpa-adapt na kasi kayo sa Amerika para tawid lahat. Anyway, so kahit dabaga, nagkaigo na sin portion na ang Pilipinas daan, gibuo na lang na sarong
tawag kayo ni region yata kan United States ang panahon pa ni former President Marcos, ano, ang senior tabi. At alin naman po kay Harvey, anong apelido talaga sa di, pero ang aram ko lang sa inangaran, Harvey, maski balikta doon ni Harvey ini. Shoutout po kay Municipal Councilor Adrian Luna, kay Budoy Mirandilla, at kay Mayor Bong Mendoza from Harvey Aberion. Ayan, Aberion. Thank you very much, Sir Harvey, sa iyong pagbati, sa sayang mga amigo dyan sa Kastilya. So, uya na nga ni Tabi ang pigurulayan ta, ano. Okay lang, Tabi, Madam Senadora Amy Marcos, ipanukala mo, Tabi, ang ipadagos ang pagserbi kan sa tuyang mga barangay official, ano, for almost 6 years, ano. Pero sana, magkaiguman, Tabi, ka mo ni panuntunan na maghapot-hapot, sa publiko mismo, sa mga pigsiservihan, Tabi, kan mga barangay official, kung matiano man, Tabi, ang sendang kamugtakan. Iyon lamang po yan ang pinakamadaling suggestion dyan, eh. Bago, Tabi, i-implement ang no election sa SK and barangay official, magkandakan ay, Tabi, inin mga istoryahan, ano? Bako lamang po na ipapanukala po niyo ini sa bilog na Pilipinas, sa kadahilanan po nagagamito niyo ini para sa sinong saliring pang na interest, sa dahilan na, Tabi, na kamo kandidato sa pagkasenador, ano, sa launon, Tabi, ang timing, na every time na may election po digdi po sa Pilipinas, ano, nakaibanan, Tabi, ang mga senador, kaibanan, Tabi, ang mga mayor, kaibanan, Tabi, ang mga kongresista. Permitabi niyo na pag-iirestorya ng pagkansila ang pagtaunin pabor sa mga barangay opisyal. Kamusta man po sa mga tao na pinaglilingkuran kan mga barangay opisyal, nahapot po, Tabi, niyo ang pulso kan mga ini. Tagarapig hostage na naman niyo ang mga barangay opisyal sa arugay ni na sistema. Ini-challenge sini sa mga butante. Kung ipapadagos, Tabi, kan mga senador na mga kandidato ngunyan, kan mga kongresista na mga kandidato ngunyan, hayaan, Tabi, na mga barangay opisyal ang bumoto sa kanila. Pero kita na mga butante na bakong opisyal sa mga barangay, bako, Tabi, sinda pagbutuhan. Challenge, Tabi, yan. Para, Tabi, magmagnusinda sa pigigibo manira sa satuya. Sinda ang nagigibo kin mga batas. Pigagastusan ang pagbalangkas din mga batas, pero pag abot kan eleksyon, sindamang giraray ang maraot sa batas na pigihimo ninda. What kind of public servant are they? Puro na lang pansadiring interes ang pigiisip ninda. Kay ma-eleksyon, hostage na ngayon mga barangay opisyal. Sa tuya yan, mabuto ta matanaw yung kiutang na buot. Lalong-lalo na bagay ito ng mga barangay official na nanggara na lang sa nakaagi na eleksyon sa kadahilanan na tinabangan kan mga politiko na nakatukaw. Tinabangan mambakal kiboto. Kaya sinda nakaturukaw. Rampant baga nangyari? So ano nangyari sa mga barangay niyo? Bako puro na lamang kamo sisi? Nasa uri baga talaga, Tabi, ang pagsisisi? Sa halagang 200-300 pinabakal niyo ang sa indong dignidad. Pinabakal niyo ang puturo kan sa indong mga kakian. Sa halagang 200 pesos tanganing perantaon niyo na pagsisihan ang sala na desisyon na hinimo niyo para sa sainda. Masabi na naman ugaring ang mga nakadangong sa kuya. Bitter na naman ngayon ni si Mr. Jojo Lascano tadili ng ganay ni sa nakagi na election. Given, Tabi, na ako dili talaga ng ganay sa kadailanan, Tabi, dahil man, Tabi, ako nagluwas kikwarta. Pero dili ko, Tabi, pinagsisisihan na ako, Tabi, maperde.
Dahil kagustuhan ko ang kumandidato. Dahil tabi ako nagrarani sa mga politiko kaya kagustuhan kong kumandidato na nanuman. Kung dahil ako tabangan, kagustuhan ko man ang kumandidato, umulabot man nida. At least dahil ako sin utang na buot sa inda. Kaya sa mga masunod na eleksyon kan barangay, ano? Kung amo pirme niya magiging panukala kan mga servidor ta sa nasyonal, sa taas, sa mga kataas-taasan, ano? Sa mga higher position. Pag abot sa mga barangay eleksyon tabi, pumili na tabi kamo sin Maray na maski tabi ikan sila ang mga barangay eleksyon, SK eleksyon, dili kamo tabi magbabasol. Saro tabi bagasa na ihiling tanata pigpaparakaran sila ini ng mga eleksyon. Kay after san eleksyon kan nasyonal, wara sindang may tataong tabang sa mga barangay opisyal na makakarandidato na matabang man sa inda. Tan naubos na ang pondo nira kaya maipon yan. Oh, saro yan sa dahilan.